Kung dati, tambay sa mga bar at laman ng mga lansangan ang mga nagbebenta ng panandali ang aliw. Ngayon, ang prostitution, digital na rin. One click and one text message away na lang daw kasi sila. Ang tawag sa mga babaeng sumasabak sa ganitong kalakaran, walker. Sa edad na 22 anyos, may tatlo ng anak si Angel, hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang kinakasama, walang trabaho. Kaya, para hindi raw tumirik ang mga mata nila sa buto, si Angel mismo ang nagbabanat ng buto. Ang alam sa kanilang pamilya, nagtatrabaho siya bilang receptionist. Pero ang totoo, ang lihim na kanyang pinakakatago-tago, si Angel, isa palang walker. Pagka nalaman ng asawa ko na nag-walk ako, mas hingin ko yung pangunawa niya. Kasi gusto kong isipin niya na lang na ginagawa ko yung gantong bagay. Hindi dahil para sa sarili ko. Hindi ako nagsasakripisyo para sa sarili ko, kundi ginagawa ko para sa kanila. Para sa ikaayos ng mga bata, kahit na maging pangit yung tingin sa'yo nung iba. Walker ang tawag sa mga babaeng nagbebenta ng kanilang sarili gamit ang social media gaya ng Facebook. Dito, gumagawa sila ng dummy account na siyang ginagamit nila sa paghahanap ng booking. Sa ganitong paraan, hindi na raw nila kailangang mamasukan pa sa mga bar o rumampa sa lansangan. Hindi rin daw lantaran ang ganitong kalakaran, kaya iwas huli. Kasi easy money, diba? Hindi mo na kailangan magpagod ng ilang oras. So, sa walk kasi minsan, kahit 1 hour to 2 hours lang, okay na. Instant money na. Ang mga walker, meron daw mga do's and don'ts na tinatawag. O yun bang mga pwede at hindi pwedeng ipagawa sa kanila sa pakikipagtalik? So, ayan, nagtatanong siya kung kailan ako free. So, sasagutin ko na siya na 10 a.m. to 5 p.m. Nitong Marso lang pinasok ni Angel ang pagiging walker. Third year high school lang kasi ang natapos niya, kaya hirap daw siyang humanap ng disenteng trabaho. Ang singil daw ni Angel sa kada customer na bumubuking sa kanya, 1,500 pesos. Mahirap daw sigmurain na ang halagang ito lang ang kapalit ng kanyang dangal. Pero kaysa naman daw mamanhid ang sikmura ng kanyang mga anak sa guto. Kaya kong pasukin lahat, kahit anong bawal or lahat ng klase ng trabaho kasi ayokong maranasan ng mga anak ko. So, di ba lang ako na lang kasi total, wala pagkabata ka na. Sanay na ako. So, ako naman yung gagawa ng paraan para hindi maranasan ng mga anak ko. Pero kung tutusin, mababa pa nga raw ang singil ni Angel. Dahil may mga high-class walker daw na umaabot sa 15,000 piso kataas ang rate kada booking. At kapag minor de edad daw, mas mataas pa ang presyohan. Yan ang ikinanta mismo ng isang walker na 16 anyos pa lang sa National Bureau of Investigation o NBI. Paano pala niyo ba nakuha itong story ng mga walkers at na-discovery itong prostitution ring? Pinagbatayan natin mabuti, pinag-aralan natin yung sinumpa ang salaysay nitong ating biktima. At nakita natin doon, sinabi niya kung saan yung lair, kung saan yung mismong den, kung saan nandun yung mga kaibigan niyang bata. Alam niya lahat ang pangalan ng mga minors kasi mga naging kasamahan niya to. Napag-aralan natin yun, nabuksan, nakikita natin kasi nakapublic naman yung mga social accounts ng mga yan, pinag-aaralan natin. At the same time, nakuha kagad natin yung address ng kanilang tinitirhan. Ayon sa salisay ng naturang walker na lumapit sa NBI, isang nangangalang Violet C. at ang boyfriend nitong si Kuya Joey ang nagbubugaw sa kanila. Magkakasama raw silang tumutuloy sa isang kondominium sa Pasay. Pati na rin ang iba pang mga walker. Base sa impormasyong ito, nagsagawa ng surveillance ang NBI. Nang makumpirma ang mga impormasyong ibinigay ng naturang walker, nadakip dito sina Violet C., Kuya Joey, pati na rin ang 11 babae na pabaumunong mga walker. Dagdagan mo na lahat, for safety reason lang. Sino ba yung lalaki kasama? Ikaw, kasama ka? Isa-isa yun lang. Kapit-kapit lang. Dito ko 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 lang.
ID. Ito nga sinasabing hideout ng white slavery syndicate dito sa may bahagi nga ng Pasay City. At makikita nga natin, no, dito nga mismo sa loob ng kanilang hideout, tinatago itong mga babae. Ito yung isa sa mga kwarto na kanilang ginagamit. Makikita natin, nakompleto na nga sa tulugan. Lahat ng kanilang mga personal na gamit nandito na. At sila raw ay on call at nilalabas kapag meron ng order sa kanilang mga parokyano. Kailangan namin kayong dalhin sa NBI office, maliwanag. At may kailangan tayong proseso. Ha? Mga kaibigan nga lang po ng girlfriend ko po yun. Eh bakit ang dami? Hindi ko po alam eh, magkakaibigan po sila eh. So lahat yan sir, nagirenta? Hindi po. Nakikitulog lahat sila? Nakikitulog lang po sila pag may time sila. Ang sinasabi ng NBI, base sa kanilang internal at surveillance report, ito ay para sa prostitution. Hindi na po kung alam na sa prostitution or something. Ikaw raw sir ang operator? Wala po kung gano'n na alam po. Simple yung negosyante lang po. Kasi tatlong sasakyan nila, puro ulo. Saan mo nakuha yung 8 plaka? Nalagay lang po yung sasakyan, nakita lang po namin sa likod, kinamit lang po. Kung yung plaka nandun sa Avanza, yung Avanza kay Congressman, tama ba? Ay, hindi po ako sigurado doon kasi nirerentahan ko lang po sa uncle ko yung sasakyan. Ang mismo mga walker ay hindi makakasuhan. Ayon kasi sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, lumalabas na sila'y mga biktima at hindi suspect. Sa anti-human trafficking law, kung sino mang tao na ni-recruit or in-offer yung sexual services nila sa ibang tao dahil na hindi nila gusto or dahil mahirap sila or dahil in-intimidate sila, ay hindi kinukonsidered na lumalabag ng batas kundi biktima ng human trafficking. Ang masasampahan daw ng kaso sa sitwasyong ito ang mga nagbubugaw. Gaya na nga ni na Violet C. Si alias Kuya Joey. Pati na ang tatlo pa nilang kasabwa. Mayroon kami properly documented na ang isa sa mga babae ninyo ay nag-deliver ng babae. Sa lahat ng babaeng naroon sa loob, iisa ang tinuturo nila kayo ang kanilang mga boss doon. Ito na ngayon ang kaso yung sinampa laban doon sa 5 suspect na nahuli doon sa operation ng NBI. Makikita natin na bukod nga sa kasong RA 9208 o yung human trafficking, sinampa din sila sa paglabag sa RA 7610 o child abuse na bukod sa walang piyansa, ito'y may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Ma'am, napansin po namin na yung mga sasakyan na ginagamit itong suspect, eh mayroong plakang 8. Bakit daw po ganun yung ginagawa itong grupong ito? Nag-verify na tayo sa House of Representatives. Nagpadala tayo ng mga communication, nagpadala tayo ng mga request. At nalaman natin na wala silang ini-issue plaka para sa sasakyan na isang Toyota Avanza at isang Starex. Kaya masasabi natin, peke itong mga nakakabit na mga plaka. 5, 6, 7. Siyam sa 11 mga babae na narescue ng NBI, pawang mga minor de edad. Ang ilan nga sa kanila, 14 anyos pa lang. Kaya naman, sa kasalukuyan, nasa pangangalaga muna sila ng Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon po, kamusta daw po mga bata? Itong mga kabataan na to, hindi nila alam na mali ang ginagawa nila or mali ang ipinagagawa sa kanila. Kaya sa programa ng DSWD, ipapakita natin muli sa kanila kung paano yung maging isang tunay na bata. Matapos mahuli si Violet C, lumutang sa Facebook ang isang dummy account niya kung saan may listahan di umano ng mga babaeng isinisikreto umano ang pagiging walker. Ika nga, damay-damay na raw sila. Kabilang sa mga napangalanan, ang modelong si Haiza. Pero ayon sa kanya, ni hindi nga raw niya kilala itong si Violet C. At lalong hindi raw siya walker. Through my friend, nag-text siya sa akin, parang, "Babe, kilala mo ba si Violet C?" Sabi niya, "Nakita ko kasi yung picture mo dun sa page niya." Sabi ko, "Sino siya? Sino siya sa buhay ko?" Parang ganun. So, sabi niya, check ko daw sa Facebook. So, chinek ko nga. So, nagulat ako na may mga parang walkers daw. Parang, "Ha? Sino sila? Hindi ko kilala. Ano to?" Kapapanganak pangalan din ni Haiza, 2 buwan ang nakakaraan. Kaya imposible raw na magtrabaho siya bilang walker habang siya ay nagbubuntis. Sa ngayon, nagsampa na ng reklamo si Haiza sa NBI. Naniniwala ako na mas masarap pa rin yung pakiramdam na nakuha mo lahat ng bagay na sa sariling sikap mo. Hindi yung gumagawa ka ng easy money. Hindi ko kaya eh. Hindi kaya ng sikmura ko talaga. Tapos lalo na Christian living pa ako. So parang hindi talaga to ako eh. Nadamay lang talaga.